So, magandang araw mga te. So, nga pala sa mga gusto mag-support sa channel. So, lagay ko lang yung MetaMask ko sa link. Tapos, pwede na kayong mag-set ng cards, ETH, voxels, or kahit ano, matic. So, go na tayo dito sa game natin ngayon. So, ang kalabang ko ngayon is si Health. So, sumali ako dito sa community tournament natin. So, medyo okay naman yung ano, light starter deck. So, light starter deck lang ang ano dito. So, medyo okay din ang ano, ang pricing dito, kung mapansin mo. Medyo malaki-laki din to. So, BNB. So, kasapin ko yung kalaban. Say, okay. Okay. I'll put in right. Good luck. Ayan. Bali, taga Mexico yung kalaban natin. Ang ang gamit namin is starter deck din ng light. Napaka walang kwenta ng napaka walang kwenta ng deck na yung mga dread kasi may 7-8 wala kang ramp no. Tapos ang dami niyang 6-7-8. So parang halos autolus ka pagka yung ano. Yun nga, ito kasing labanan dito is ano, bali sa totoo best of one pero ano lang to ano nga bang tawag dito bali ano nga bang tawag dito yung swertihan lang so parang ano sobrang pag swerte ka panalo pag malas ka sa bunot auto GG ka so well, may skill na involved pero hindi yung sobrang hirap manalo pag nakuha mo yung mga 7-8. So, eto, at least maganda yung opening natin. So, pwede ko ito ibaba. Ibaba ko na yung dalawa. Napakagandang opening na yun. Siguro, isa sa pinakamagandang opening na makapagbaba ka dun sa kasi halos yun, minsan ano, kalaban wala 1-1-2, wala talaga maibaba, no? So at least ito kung mapapansin mo nakuha natin itong dalawang ito. Yan, pwede na akong matake. So parang pwede ko na rin itong food ilagay. Halos pagka ganito kasing yung draw mo dito halos auto win eh. Wala talagang ano, laban na yung kalaban. Yan kung mapapansin mo sama na ako late na. So anong gagawin niya? Hindi naman hahataw yan kasi hindi naman mabubuhay yung ano. So pa ito pwedeng gawin ko dito is ihataw ko to. Pag hinataw ko kasi to, pwede niya nang gamitin yan. So, parang ang gagawin ko, hindi ko muna to iahataw mga din. Ang gagawin ko, hanggat may summon ako late ito hindi ko rin nahataw. Kasi ang ano nito, after life, pull the highest mana ko. So, wala ka naman mapupul. Pagkaya ganun. So, ang gagawin ko, hindi ko siya pinatay. So, parang hindi niya pwedeng gamitin to. So, pwede naman niya, ihataw na niya ngayon. Tapos yun. Kasi kanina, mapansin mo, kung hinataw ko yun, is wala din akong wala din akong ano yung parang eto gusto ko kasi sa ano sa creatures ko itama. So kung sagad ko itatama niya parang hindi siya worthy. So parang yun ang parang pinaka point ko lang. So ito kagandahan nito maganda yung ano niya. So parang dapat hindi niya hinato yun. Kasi wala naman siya makukuha mga din. Wala siya makukuha. So check natin no. Ito hato. Ito pending ang gawin ko is hatawin ko itong yan. Kasi ito pag hinataw ko ito pwede tamahan kasi ito. So check natin. Hataba. Uy sagad pa no. Medyo minalas tayo sa point na yun. Pero ito pwede kong gantle. Ganyan lang. Pero mali ako dapat ito kinuha ko itong tsaka ito. So okay lang yun. Okay lang. Pero sana kung tinamaan to mga dre, medyo malaki yung ano, malaking lamang natin. So marami pa rin naman tayong ano, pwedeng ano kasi halos wala, pwedeng wala din babayan. Kung mapapansin mo, ayan, summon na ako. Like, parehas lang naman kaming ganun. Hirap kasi talaga nitong, itong, yung mga starter deck, halos walang kakwenta-kwenta talaga yung mga dre. So, kaya makuha mo yung mga 780s, halos wala ka ng ano, wala ka ng laban. So, parang ngayon, is pwede ko namang gawin ibaba ko to
So hindi naman ako pwede mag-draw card. Ayoko mag-draw card kasi ano, wala naman akong ano, no. Gusto ko lang na ito kasi wala naman talaga ibabap, no. So parang ano, hayaan ko lang siya mag-enjoy kung sakali. Kasi wala naman siya ibabap diyan. Ito yung katulad ng mga desperate prayer of the desperate. Wala namang ganun. Ang pinaka-bop lang namin is ito lang talaga. So, inababa na niya. So, yan. Ganun din mo. Kung mapansin mo, alat din. Kung dito kasi kung alat ka, alat. Pero, yung bunot natin, mas swerte kaysa sa kanya. Yun lang ang parang nakita ko. So, transform our widow. So, ngayon, pwede ko ibaba lang to. Tsaka ito. Kasi puro ganun lang din naman, no. So ngayon, hindi ko na to papansinin, no. Hindi ko papansinin tong ano niya. Ngayon, pwede siyang makakuha ng kahit ano dito, pero kahit naman kasi piso, okay lang, no. So hindi ko na papansinin yung ano niya. Ano ba to, best of one? Teka lang, ha. Ano bang rules namin? Best out of 3 rounds. So, 3 rounds, no? 3 rounds pala. So, okay. 3 rounds pala. So, pagkataas nito, may labang pa kami. May nakalaban ako. Nasa 3rd round na ako, yun, no? Lagi naman ako nanalo first round, second round. So, sa 3rd round, sa 3rd na, ano pala, na player, is dun ako nadalali. Pero, tingnan natin yung swerte natin yun. Sa tingin ko naman, swerte tayo. So, 2. Kasadahan na natin to, mga dre, no? Ayan. Tapos, baba tayo na ito. Magiging maganda to, mga dre, sa tingin, auto-win na tayo dito. Auto-win. Sa tingin ko, wala nang way kailangan para manalo. No? Kasi ang ganda ng bunot natin. Sa kung mapansin mo, nakailang summon na ako light siya. So, yun ang nagpatawag sa kanya. Nakailang summon ako late siya. Nawala siyang baba. Yun ang ibig sabihin, alat talaga. Alat talaga yun. Ngayon, eto, yung mga 8. Wala naman, wala, ano gagawin yung 8 nun? So, talagang wala. Taga Mexico to si Tropa. So, nakadali tayo ng ano, first team. So, good game. Good game kay Kuya Health. Isa pa, may labang pa naman. Ito sa Discord. So, yun uli, no? So, health uli. So, ang ano lang dito talaga, swerte yan, no? So, yung huling nakakalabang ko naman deception is ganun din, no? Parang dalawang game hindi ako napagbigyan, halos talagang paalat talaga ng kalaban, eh, no? So parang yung sa kalaban napakaswerte naman ng buo. So sana kung nag-move on ako doon, parang ano, medyo siguro mga 4 na kalaban na lang, so parang pwedeng finals ka na, parang ganun. So ayan, go ulit tayo kay Kuya Health. So makuha natin uli yung kanina nating nakuhang mga cards, panalo tayo, mga dre. Pagkain ganun kaganda. No. Kinagandahan kasi din noon, mga dre, no? Kasi una ako, first ako. No? So yung first ako, dalawa na ibaba. Ngayon, first ako, wala naman ako mga ibaba. Pwedeng i-mirror ko lang yun. So ngayon, dahil second ako, pwede ako magbaba nito, tapos pwede rin ako magbaba ng creatures, no? Sa susunod, no? Ayun, dalawa bag ko, mga gano'n. Dalawa bag. Kaya, wala na siyang bag, no? Kung mapansin mo. So, yung gagawin ko, is ibababa ko lang ito. Napaka-useful nung second ako, tapos wala siyang may baba. Kung mapansin mo, alat kasi yan, mga din, no? 5, 6, 7, pwede nga yung card nyo, 5, 6, 7, 8.
So napakahirap diskartehan no. Tinignan ko yung card no, halos wala talaga makuha. No? Wala talaga makuha. So ito. Give it front line. Pwede ko naman i-atake pa dito. Yan, atake natin yan dyan. Kasi baba ko to. Baba ko yan. Kasi hindi naman maaabot na itong mana niya. So, parang yun lang. Ito naman, hindi ko pwedeng atakihin. Kasi halos wala naman. Nag-aabang lang ako ng tig to 2 health na creatures. Yun ang pang-atake ko dito. Para madraw ko uli yung summon ako late na. Maganda tong idraw. Alam mo kung bakit. Kasi piso lang. Piso lang sa mana. Napakatipid. So, ngayon, maganda yung curve natin kasi pwede ko nang ilabas yung Ursine. Medyo malaki, mahirap discardehan doon yung Ursine kasi kailangan nyo ng 5 damage kasi may plantlate pa tayo. So, ito, i-atake ko na to. So, parang ito, hindi naman niya kayang bumuin yan. So, ngayon, ilabas na natin itong Ursine. Mahirap na discardehan to, Ursine. So, ngayon, tas marami pa tayong pwedeng gawin. Ito naman, pwede ko nga heal to yun, meron din ako. So, yun, nakuha din niya. Pero ngayon, pwede ko itong i-transform, no? At least, hindi niya mapapatay itong, So, transform natin yan. Although na parang atahan ng dalawa yan, is goods pa rin tayo. So, tingnan natin. So, yun, medyo pumasok yung tira natin yan. Okay. At least 2 lang yung damage niya. Hindi niya pwedeng patayin to. So parang parehas kami. No? Okay lang yan. Maganda maganda naman. Eh. Hindi naman. May board din pala. No? May board din pala. Ganda yung mga pwede na bunutan. No? Kaya maganda ito. Protected yun. Pwede kong patayin to. Pwede natin patayin yan. Kaya ito. Pwede akong maglabas na ito. Kaya ito. Medyo okay naman yung round natin. Yun. Lamang pa rin tayo kasi dahil sa bag. Yung marami tayong bag, tatlo yung nagamit natin. Kasi yung second round niya is hindi niya nagamit ng tama. Iyan parang pinaka-point na din tayo lumaman. So, tingnan natin kung ano yung na-draw niya. Dun sa dito sa chef, ano ba ito, shepherd. Hindi naman ginagamit kasi ito yun. Hindi talaga ginagamit. No. So, eko caster, ano yung pwede kong kunin na spell, no? So, pag ginamit ko doon, pwede kong makuha yung uli. Thinking lang tayo mga dren, ha? Ito na lang. Ito, pwede ko naman patayin to mga dren, ha? Pwede kong patayin yan. Pwede kong patayin yan. Kasi, although na mababawasan yung life ko, lamang pa rin ako sa banggaan ko sakali, no? Ito naman is confused. So, ito lang. Tsaka, ito, ano. So, may choice pa rin ako dito. Ito naman, wala namang ano, no. Pwede kong patayin to. So, pero hindi ko nagagawin yun, no. Direkta ko na lang. So, ngayon, lamang pa rin tayo. Kasi, mas marami tayong creature sa board. So, maganda yun na napatumba natin to. Ito kasi medyo mabiti. Parang beefy line, no. Natin. So sana ito abutin niya tapos masabugan siya. Nakuha niya uli. Pero okay lang 'yun. Maganda rin maano naman kasi na-may shield naman. So wala okay lang sa atin. So ngayon pwedeng mag-echo caster lang ako. So, bakit? Kasi, mataas yung shields, mga din. Taas yung shield. Taas yung life niya. So, dito naman, sa mirror march naman kasi,
is para may laki ng buhay, mga dre, no? So ngayon, ang gagawin ko is hindi ko napapansinin to, no? Hayaan kong siya na lang bumanat dun sa ano natin. So nag-iipon lang tayo ng favor, no? So kasi kung sakali na parang kailanganin natin to, pwede akong kumuha dito, no? Ito, maganda naman to, itong dalawang to. Ito, kung mamansin mo, hindi ko rin kinukuha. Kasi kung kukunin niya to, pwede din tayo mag-benefit dun. So parang binibait out lang natin kung wala siyang baba. E tayo naman, is marami tayong pwede ibaba. Kaya parang yun ang... So ito, maganda to, may conversion ulit tayo. So parang medyo mataas na curve to. Ito, pwede niya kunin. So sana dapat ang ginawa niya, kinuha niya muna ito, binaba niya. Tapos... tas saka niya ito binaba. Kasi meron pa naman siya. May mana pa siya. May piso pa siya. Si Kuya Health. So, tingnan natin. So, hilang kinuha niya. No? Kesa dito. No? So, parang... hindi ko alam kung tama yun. Pero ito, tama ito. No? Teka lang. Ano yun? Ba't namatay? Ayan, nawala. Kinain yung card ko, men. Kinain yung card. Daya, kinahan yung card ko. Okay. Kinahan yung card ko. So, dahil kinahan yung card ko, kinahan yung card ko, no? I-convert ko lang to. Kanahan na tayo. No? Pero, go wide na lang tayo, mga tre. No? So, go wide natin. Kinahain kasi yung card ko, eh. So eto, meron na rin ako Anubian, no? Parang ang totoo, panalo na rin naman tayo dito. Kasi hindi kung makapansin, itong bakanteng dawating to is yung mismo yung card ko. Kinahain. Pero okay pa naman, it's pa rin naman tayo. So 4, 3. Kasi wala naman, okay, may blitz 4, no? What? So parang pwedeng patayin ko lang to. Ayan, magandang galaw yan. Magandang galaw ni Kuya. So sama na ako late lang siguro gagawin. So ito kasi may heal. Give it front line, no? So dos. Pero parang ito na lang, no? Kasi hindi, medyo baka hindi na niya abutin yung ano. Okay. Maganda, magandang galaw. Maganda yung curve niya ni Kuya dito, Easter. So ngayon, pwede kong ibaba lang to, no? Ibaba lang natin. Kasi ito, sigurado ito na may atake. So ito, 4-3, no? Pwedeng 5 kasi to, no? 3. Ito, pasabugin ko na to. So, kasi may chance na ito tamaan niya, no? Tingnan natin, no? So yun ang tinamaan niya. So... kung papatayin ko naman to is hindi naman siya advisable. So parang ganito na lang. Banat na lang tayo dun sa ganyan. Parang ganun lang, ganun lang. Kasi kailangan din i-manage niya to. Kasi to kailangan niya. So at least yun lang. Okay, yun ang pinatay niya. So ano bang front line? May front line ba ano? So okay. Ah, okay. Front line ni fully healed. So at least makaka-cancel out lang din naman ito. Pero kung mapasin mo, 23 pa kasi yung buhay ko ito. Tapos may peacebringer pa tayo. So parang okay pa naman tayo. So okay. Yun lang. Ito lang naman isang creature niya. So lamang pa rin tayo sa babaan ko sakali. So parang ito. Creature for 1. Science and health to, no? Sayang to. Kung sakali na parang may 7 health to, okay pa sa ano tayo. No? Kung may 7... ano pa yun, nakuha pa niya yun, front line. Maganda, maganda. So so nakuha natin to. So mag-go wait na lang tayo kasi dos na lang, no? Dos na. Tapos confused naman to si Kuya. Tapos yan, go wait lang, go wait. Dos na lang naman yan. So pwedeng ito kasi hindi front line ba to. So kung ano kasi dito, no, kung may peace bringer siya, lamang ako diyan pagka ako yung huling nag peace bringer. Yan ang pinaka point noon. So parang pagka nag peace bringer ako ngayon,
pag nauna siya nagbaba is i-set po yung health niya sa 2. So parang yan. So ito medyo panalo na tayo kasi nasa 8 na tayo. No? So peace break. Yan. So magiging 2 yan. Mapansin niyo. Tapos panalo na tayo. So maganda, maganda naman ang laban natin. Maganda yung kurba, no? Maganda yung kurba ng mismong pin. So good game kay Kuya Health. No? Nasaan ba siya? Thanks for the game. Yan. Godless. So, ano tayo? So, So, ayan. Goods tayo dyan, no? Nanalo tayo kay Kuya Health. So, ang susunod na laban natin is within 24 hours, no? Parang ganun lang. So, paliwanag ko ng medyo maigi to, no? So, ito kasi yung pang, yung unang game is, marami na akong tournament na nasalihan, hindi pala na-upload. Yun lang. Pero, i-upload ko na isa-isa siya. So, ang, kung mapansin mo, dito sa community natin, no? Community gaming. Sa totoo lang, dami pwedeng salihan. No? Kung Gods Unchained, pwede ka sumali. So, hanapin mo lang yun. Pero, kung mapansin, Axie, Infinity, Valorant, Crypto Raiders, lahat yan nandyan. Ito, Mobile Legends, kung mapansin mo, wala pa rin, 7.5K yung pwede mong kitain. Wala namang, wala namang, tingnan natin. No? So, wala namang, sa may bracket. Iniscore na yata ni Kuya Health yung ano natin. So, ito na yon. So, and submit score. So, okay na. So, ito ang ito may, ano na pala, no? May Pwede na yata akong lumaban dito, no? Kay Kuya Supresi. No? So, ito yung susunod na kalaban natin. Pero, paliwanag ko muna yung sana. So, parang ito kasi, mga dren. No? Parang, kung mapansin mo, ito Mobile Legends, 29 out of 32. No? So, kailan ba to sa June 21? So, mamaya na ito, mga dren. Mamaya 9 PM. Ang totoo lang, kasi di ba, Mobile Legends, wala namang medyo naglalaro sa computer noon. Meron din kasi diba may mga emulator tayo pero hindi bihira yung nakakaalam na sumali sa ganito, no? So parang kung sa may Mobile Legends ka na, pwede ka kumita ng 7.5, no? kung ikaw yung pinaka kung medyo magaling ka dito sa laro niya marami naman Pinay na magaling dyan. So parang gano'n Axie Infinity, Tetan Arena, so ang dami mong pwede salihan. Ang kagandahan niyan dito katitin mo to Tetan Arena, no? So 9,000 pwede magkitain. Pero hindi naman total yan kasi di-distribute sa 1, 2, 3. So, kung mapansin mo, ito, 3,000 sa first prize, second prize 2. So, 1,500, no? Parang, ito yung Mobile Legends, kung mapansin mo. Mukhang ano lang to, Indonesian lang. So, pero, pwede ka sumali dyan. Yan, kung mapansin mo, pwede ka na sumali. So, wala naman siyang parang pinaka, So, yun lang. Yan ang kagandahan dyan, no? So, dito, pwede ka sumali ng libre. No? Kaya, ang ginawa ko, diba, katulad na kung sasali ako, no? So, ang gagawin ko, maghahanap ka ng team na pwede mong salihan. Diba, ito, yan. Babrowse lang natin. Hanapin natin yung Gods Unchained. No? So, ito lang kasi talaga yung para medyo pinagtutuunan ko ng pansin dito sa mga tournament. So, ayan. Kung mapansin mo, ito may play to earn league. So, ito, kung mapansin mo, wala pang kasali kasi naka-off pa yung naka-off pati yung pwedeng sumali dyan. Hindi ka pa pwedeng mag-register. Yun lang ang ibig ko sabihin. So, kung mapansin mo, bago yata ito, no? Pwede kong join, pero registration is currently disabled. Pero ito yung mga pinagsasalihan ko, no? Lahat yan libre lang. Ayan. Lahat yan libre. Ito finish na. Ito hindi ako umabot dito. Nalate ako dito ng 1 hour, no? Kala ko kasi
yung sa schedule ko is starter deck ang kalaban, pero yung pala ano, yung pala ito na pala yung kay ano, kay James Dub. So parang maganda kasi to, konti lang kasali 57. So parang ang alam ko anim na panalo lang is champion ka na. So gaano ko ba ang totoo, pag ikaw ano kasi te, yung pwede ikaw yung mag-create ng deck. So parang kung ikaw mag-create ng deck, mas mataas yung chance mo manalo kung medyo maganda yung deck. So parang medyo. So ito free to flash, bali June 23, so 2 days from now. So kung mapansin mo yan, pinagsasalihan ko yan, libre lang yan. Libre lang lahat yan. So parang medyo matataas din kung mapansin mo, ito $6,000. No? $6,000, so 300,000 yun. O nga, no, 300. Ito yung pinakamataas na ano, nakita ko. Later. And kasi parang ano to, sponsored yata to. So, kung makapansin mo, medyo malaki to. No? Laki pala. No? So, 1, 2, medyo ano, no. So, pagka top 32 ka, may 3,000 ka na agad. No? Pero marami kasi, marami rin kasali dito. So, kumbaga ay mas maganda kung paghahandaan mo. So ito, tingnan natin. Ano bang ano dito? Make sure. Search the opponent score channel. All card set at allowed. So ito ano, kung mapapansin mo, napansin ko kasi ano, kung ganito all card set are allowed. May mga imba deck diyan, mga din. So ang pinaka point yan is kontrahin mo yung mga sa totoo ay yung mga top 32 is yun na yung mga mamahalin talaga yung deck. So parang ang pinaka point din is mas mamahal yung deck mo, mas mataas yung chance na win mo, pero hindi naman yun ang laging nangyayari. So parang pwede mo naman siyang discardihan. So yun sa mga video ko sabi ko nga, nasa mythic level lagi yung ano natin. So, didiscardihan ko lang yung kaya mong gumawa ng mumurahin deck, under 1K lang, mga rin. Minsan nga wala pa eh. So, tas pwede ka manalo dun sa against dun sa mga, sa whale ng mga kalaban. So, minsan, swertihan lang din. So, yun lang naman yan. So, parang, pagka ganito kasi, sumali ka lang, kung matalo ka, okay lang. So, at least may experience ka. Pero maganda na minsan kasi swerte talaga yun, yung parang nasa ano ka, nasa tamang nasa hulog yung lahat ng mga bunot mo, katulad nung kanina lamang tayo sa kalaban. So yun yung parang pinaka point yan. So top 32 may 3k ka na kagad. So maganda ang, so sali lang tayo ng sali dito sa mga libreng tournament, mga din. So titignan ko yung susunod na kalaban ko kung kailan siya. So ito pala, online na pala siya, you can go na. If you're free, we can go na. So check natin, no? Kasi kadalasan kasi dito yung oras, mga din, no? Kasi ang oras ngayon is alas 3 na madaling araw, mga open din naman yung mga kalaban natin. So kung sakali na mga taga ibang bansa kasi to, kadalasan kasi sa totoo lang ako, kahit siguro Pinoy, kadalasan kasi mas magandang mag-grind sa madaling araw. Yun ang pinaka-point ko. So, tingnan natin si Surprise. Kung mag-reply ito, pwede na natin i-go. Go ngayon. So, parang, okay. Ito kasi, check pa natin yung iba. So, maganda to. Magandang, later, no? So sa mga susunod na video ko pala, no, parang gagawa ko ng ipopromote natin yung game, no? So sa totoo lang, mga dre, no, sa lahat ng yung ongoing game na medyo ano, okay, what's thanks, I'll queue in right now, good luck. So go natin code 1818. So go na natin to si Kuya Surprise. Ay, hindi ko pala na-close to. Kasi yung ano, yung kalaban natin, pwede 24 hours mo. Pwede 24 hours. So.
24 hours nga ba yung anak ko? Kasi 24 hours yun eh. Teka lang ah. Let's start. Alam ko 24 hours yun. Kasi pwede kami maglaban 24 hours. Tapos susunod na laban. Parang ganun. Pwede ka mag-advance na mag-advance. Pero kada 24 hours lang ano. Pwede hindi pa namin ilaban ngayon to. Pero... and you will get 24 for each round. So parang ganun. So 24 hours for each round, pero ngayon kumbaga available na si Kuya ano, Kuya sa presi. So ginawa na natin. Iniisip ko no kung pwede akong mag-Radiant Spirit. Siguro keep ko to. Parang gusto ko yung Radiant Spirit. At the end of the turn ba? Kasi second ako no. Ang naisip ko lang diyan, second ako. Pwede akong magpanasean. Tapos ito, susunod. Tapos Radiant Spirit na kagad sa third round kasi may bug naman akong to burn. Ilang naisip ko kasi ayoko nang imuligan kasi ba ano, i-change no. Kasi pagka change ko pa is baka makakuha pa ako ng 6-7-8. So, mas mahirap na niya. So, at least, ito, maganda na yung opening na. So, ito, pwedeng ibaba ako to. Pero, ito kasi, pwede niya mapatay din yan. Kasi, pag inatake niya yan, nasabog kasi ito. 1 million damage. Pero, i-gamble natin yun. So, yun ang kagandahan yan. So, pwede ko ibaba ito. No? Summon Acolyte lang yan. So, yun ang kagandahan yan. Papatayin ko yung Summon Acolyte yan. So, matitira pa yan. So, yun ang kagandahan niya. So, yeah, ganyan na lang gawin natin. Tapos, baba natin ito. So, ngayon, lamang pa rin tayo sa kurba, mga dahil. Ang kagandahan niya is may Radiant Spirit ako. 4 yung health niya ito. Tapos, may heal pa to. Kaya, maganda yung ano. Medyo okay yun. So, tignan natin. Medyo, ang ano kasi dito, puro dos-dos lang naman damage. Puro dos-dos lang damage niya. Kaya parang nag-iisip siya. Kasi parang siguro ang pinakatamang play nun is binanatan niya na to. Tapos nag-take chance siya na sumabog at saka siya mag-shaman ako. Kasi ano, kumapasin mo 3 kasi yung health nung akin. So parang 3 yung health ng akin. Pag hinataw ko sa kanya is ganun ano. Parang 2, 2-4-1. Parang 2-4-1 combo. Ito ang kagandaan nito ito. No? So, hindi ko pwede pala. Pag hinataw ko kasi ito, pwede naman. Hahatawin ko ito. So, bababa yun. So, hahatawin ko rin ito. So, madodraw ko pa yung isang card na yan. Tapos, ang gawin ko is, ibaba ko na lang ito. Baba na natin yung Radiant Spirit. Tapos, pwede ako mag-Ursine sa susunod. Or, pwede naman ako mag-Summon tsaka Panacea. Ito kasi may heal. So, parang mangyayari is, at kung magsasummon ako late lang siya, atakihin ko lang, may heal dito. So, yun ang parang magandahan na itong Radiant Spirit. Parang anti heal yan. So, parang magiging ng 2 health value ito. Yun ang maganda, 2 health value. So, hindi siya pwede magbaba ng magbaba siya ng medyo... So, kung ilalagay ko ito, Ursine, is papatayin niya lang yan. So... pwede akong mag-ano yun. Summon. Pwede ko naman sa tingin ko, i-cancel out ko na lang to, no? Cancel out ko na lang. So, or sign na. So, ito na lang. Na lang. Kasi ayoko yung babate, no? Pag binaba ko to, is 2 damage. Ano? Sa bagay, 2 damage. Pero, region 1. Pero, dapat binaba ko na lang to. Kasi ito, may pang-heal pala ako. No? Iniisip ko kasi, pag binaba ko to, tapos may nagbaba siya ng 2. So, parang yun ang ano. So, tignan natin. So, conversion, no? Pwede ko itong conversion. Tama conversion yun.
kasi 3-2, no? Ang mangyayari is, hahataw ako dito, tapos hatawin yung condition. So, at least, namatay siya. Tapos, control pa rin natin yung board. Pero, parang, oh, sabagay, control naman natin yung board. Kasi, wala naman blitz yan. Walang blitz. So, ito, pwede ko siyang ibaba, no? Ang kagandaan niya, nakuha ko ulit siya. May heal ulit tayo. 4. Or, pwede akong mag-ursign. Pero, tignan natin, no? Kung ano yung parang pwede yung discarding. Pero napansin ko yung mga card natin ang ganda, no? Kasi fourth, wala tayong nakukuha ng mga 6, mga ganun, 6, 7, 8. So ang ganda, no? Ang ganda, medyo okay naman, maganda naman. Tapos sa atin yung bug kasi, yung bug lang ang medyo mahalaga, no? So ito, 2, fully healed it, tapos front line, no? Ito na lang, tapos hataw tayo dito, so may heal to. So ayokong patayin to, no? Mapatay ito, no? So parang gagawin ko is eto na lang. Ayan. So bakit ko ginawa yun, no? Parang kasi quad 4 damage to, mapapatay niya to. Gusto ko lang supportahan ko lang to, no? Kasi ito, pang cancel out to ng ano, no? Ng summon acolyte. So parang kung ang baba lang niya, baba niya lang is summon acolyte. So parang pag inatake ko yung summon acolyte is libre. Libre lang. Kaya parang ginawa ko, sinama na, inano ko lang, hinil ko na lang siya. Hinil ko na. So, conversion. So, parang hindi, parang mali yun. Parang mali. Kasi parang ganun din. Eh. Parang ano, okay. Parang nakita rin niya yung play ko. Na parang pinetectahan ko yung ano, radiant. Ano. So, doon, sa curve na yun is GG na siya, mga dren. Yun na mismo yung parang pinaka-GG. So parang ito, mag-go wave na kasi ako dito. Tapos ito sa mo, ito kasi, sa bagay, tamang move ba yun? So parang ang maling, kung wala siyang mababa, is pangit yun. Pero kung sa ako kasi, papatayin ko na lang yun, tapos magbaba na lang ako ng ibang creatures. At least may pang trade out ako. Pero kung ganun kasi, parang hindi magandang move yun. Parang yun ang naisip ko. So ito, hindi ko naman siya para pagtuunan ng pansin. Pwede lang ako maganto. No? Pero pwede naman, kasi pagka yung pinatay niya to, libre. No? Kung ito naman, kung papatayin ko siya ngayon, ganito, papatayin ko siya ngayon. At least, hindi na niya mapatay ng libre to. Kaya yun yung parang pinaka-naisip ko lang. So ngayon, tatanggalin lang natin yung i-clear lang natin yung board niya. Clear lang natin yung board niya. So, para marami pa naman tayong options, no? Makakuha pa rin naman tayo dito. Tapos, pwede pa akong summon acolyte. So, ito kasi mga draw card, hindi ko na kailangan. Kasi nasa 7-8 na tayo. So, ang kailangan is bago mag-8 is medyo nasa striking distance na tayo. Kasi doon na naglalabasan yung mga ano. So, ngayon, nag-draw card na siya. Siguro, ano to, wala lang siya din maibaba. Ano pang pwede niyang okay, radiant. So, to tatama naman to. Tatama yan. Okay, type sa'yo, tatama. Tatama yan. So, go natin yan. So, parang go wait lang tayo, mga din. So, parang, every time na parang, pwede akong maglagay ng one hit. Pero, ano, lagay ko na lang lahat, mga dren. Para ito na yung para pinaka-chance natin na para mag-go white. So, kailangan natin gawin yun. So, 7-8 para i-cement lang yung lead. Kasi yan totoo, ang light, wala na talagang ano. Yung, walang panghabol yan. Walang panghabol. Pagka yung may go, ganito na yung board ng kalaban, hindi mo na kayang habol yan. Hindi mo na kayang habol yan. So, tignan natin. Okay, 3. So hinihil pa rin naman niya yung ano niya. So ngayon is patayin ko to. Hindi pwedeng hindi na kasi baka tumama to doon.
Patayin ko yan. Tapos, eto. Yan. Tapos, eto, try natin ihataw dito sa gan. Pero, hindi tumano. Pero, okay lang yun. So, parang ganyan lang. Okay. Tapos, ang gawin natin is mag-draw card tayo. Okay. Front line and fully healed. So, 3. At least, eto lang. Tapos, bullet and ink. So, sigurado naman makukuha ko to kung sakali na magbaba siya ng medyo heavy features. Tignan natin. Siguro front line, 7. Nagba yung front line na 7. So, okay. Ito lang naman tatamaan yan. Okay. So, ito, confused pa rin yan. No? Ito, no? Parang, ang point ko yan is, pwede pa rin akong humataw dito. So, 3. Ito ang totoo, 3 kasi tayo. So, pwede akong mag-sacrifice ng isa. So parang ito, tatry ko to para tinatin ko siya tatamaan. Okay, siya tinamaan. So go natin to. So pasabugin natin siya. Tinatanggalan ko lang siya ng ano, ng control mo. Tinatanggalan ko lang siya ng control. So parang 3. Tapos hindi ko na ibababa to. Hindi ko na ibababa. So parang ganun lang. Okay, front line 6, 7, 8, 9. So, 9. So, 9, 2, 4. 2, 4, 6, 8, 9. So, okay, okay pa naman. So, 2, 4. Okay lang yun. So, maglalabasan na kasi lahat yun. Yun lang naman pwede yung gawin doon sa point na yun. So, ang gagawin ko is Echo Caster plus hindi pa pwedeng ano, ito kunin ko. So, ito na lang. So, bakit yung? Kasi hindi ko pwedeng ibaba ito kasi ito kukunin. Kukunin niya. So, tignan natin. So, nakapagbaba na siya ng isang front line. Pwede nang bumaba yung mga 8 mana creatures niya. So, parang Peacebringer lang na medyo nakahinta. So, ito. So, GG, no? Kasi hindi na to front line. So, okay. So, parang nanabigate naman natin ang tama yung laro. Nanabigate. So, ang ginawa, tinanggalan natin siya ng control. Eh. So, kausapin natin siya. So, yun ulit. Queuein ulit natin. Ang ano dito, maganda rin yung bunot natin. Pero, mas maganda yung bunot natin doon sa first kalaban natin si Kuya Hel. Itong sa second na kalaban natin is parang medyo ano lang, pantayan lang. Pero mas maganda yung nakuha natin kasi marami tayong bug. Tsaka yung first 1, 2, 3 na rounds natin is naitawid natin. Dahil sa bug. Dalawa kasi yung bug. So, wait lang natin. Baka nag-bladder break lang si Kuya, ano, si Kuya Sap. So, check natin. Parang ganun. Ang starter deck kasi mga dre niya, pumapansin mo. So, pwede nating reviewin habang nag-aano pa siya. So, habang nag-review. Kasi mag-automatic naman yan. So, eto, pumapansin mo, ting mga card niya. Ang daming 8. Ang daming 8 ta 7, 6. So, isa lang pala yung Ursine. No? Yan. Eto yung ano, no? Pag nakuha mo itong mga to sa mga early, ano mo, is GG ka. GG ka. Pero, okay din naman tayo. 1, 2, 3, 4. So, parang ang mangyayari kasi talaga, ano, kailangan maitawid mo yung 1, 2, 3. Yan. Kailangan matawid mo yung 1, 2, 3. So, parang, kung may tatawid mo yun is, parang, ang laki na ng lamang mo. No? Laki na ng lamang. So, ito, second game tayo kay Kuya
WhatsApp. So, kailangan, yun ang parang pinaka-game plan lang dito. Yung Inception started like ganun, 1, 2, 3. So, nung yung huling labang ko talagang naglabasan yung 5, 6, 7, 8. Hindi lang sa isang game, doon sa dalawang game. So, parang GG talaga. So, ito, Ursine. Dahil pala hindi ko na minuli ganyan. So, parang... Ano ba tayo first? First yata tayo. Pero okay to. Tapos summon ako later sa susunod. 6-7. Madre. Anubian Ashe. Okay pa naman to. Barricade. So parang ito, barricade na lang. Madre. Barricade. Mas okay yung barricade, no? Kaysa mag-summon ako later. Kasi kakancel out na. At least may frontline tayo. Maganda na rin at nakakuha natin yung barrel. So, sisave ko tong bug natin hanggat possible na pwede tayo mag-save yung bug. So, okay. Yun ang matindi. Nakakuha niya yun. Ito, hindi ko nakuha yun. No? Pangatlong round na. Simula kanina pa, hindi pa ako na hindi ko pa siya nakukuha. So, parang speaking of the devil. No? Kuha natin siya. So, good siya. So, at least, i-back na natin to, try natin to. So, at least mababawasan na. Kasi ito, yun ang pinaka optimal na pwede mangyari. Kasi, kung ito tinamaan ko, ito kasi, kung mapansin mo is, masasacrifice pa niya yung self niya. Kasi one lang yung health niya. So, at least, yun ang tinamaan. So, at least hindi pa ito mababasag. Mababasag man yan, pero patay ito. Kung hindi yun tinamaan is, basag talaga ito, tapos may buhay pa yung creatures. So, okay, maganda yan, maganda. So, mahihil pa yung ano yan. So, lamang siya dyan sa galawan niya. So, tingnan natin, panacea yan. So, try kong patayin to, no? Kailangan tamaan to ng bull. So, good. So, hindi pwede hindi tamaan yun, mga dito. Pagka hindi tinamaan yun, is, masesement niya yung lead niya. Sobrang laki ng lead niya. Okay, kung hindi tinamaan niya. Ngayon is wala tayong pambaba. So, yun ang ano natin. So, kailangan nating makapagtipid na hanggang mailabas natin si Echo Caster. At least si Echo Caster lang. So, say ko ako, isipin mo na lugi ka doon sa card. Isipin mo na wala rin siyang baba. Kasi halos pantay-pantay lang. Tingnan natin. Pwede magsama, pag wala kasing baba yung kalaban, summon ako late lang yun. Pwede magsummon ako late lang. Check natin. So, ang, naku, nakapag-heal pa, no? So, ako na, tas naitawid niya yun. Tingnan natin, no? Ito na yun, mga dreno. So, ito. At least, baba ko lang to. Yari tayo doon. Yari tayo doon sa galaw na yun. So, tingnan natin. Ito kasi 5. Wala naman siyang 3 damage. Ayan, at buhay pa rin yung dalawa, no? Buhay pa rin yung dalawa. Ang kagandahan nito, basta may tawid natin. Kasi kumapasin mo, 30 pa rin yung health natin. Hindi pa rin nababawasan yun. Pagka medyo dumating sa late game, sa aspeto ng late game is kaya natin manalo. Kaya natin manalo. Kasi nandiyan na yun. Nandiyan na yung mga cards. Ibaba mo na lang. Dapat ba yun na gano? Sa tingin ko, kasi yung favor, nasa kanya kasi yung favor, mga dren. Parang gusto ko lang mabawasan na mabawasan yung creatures niya. Yun lang naman ang parang pinaka-point ko. Ito, hindi niya pwede hindi patayin niya. So, parang pwede akong... Ngayon, ang laki na ng board. Pero, hindi... 3 kasi yung damage nito. Yun ang kagandahan niya. 3 yung damage. So, kaya niyang, kaya niyang bumawas. Kumapasin mo 30 pa lang yung health ko. Kahit sabihin mo na marami yung creatures niya.
nakokontrol niya yung board, is 30 pa rin yung health ko. So parang meron pa akong way para bumalik, no? Bumalik doon sa game. Kung nasa akin itong mga high mana creatures natin. So parang ngayon, nag-iisip siya. So parang hindi pwedeng hindi niya gawin yan. So, dapat board na lang. Kasi confused yun. Pero yun ang ginawa niya. Ito naman is may eliminate niya itong tatlo kung sakali na parang gusto niyang gawin yun. So tingnan natin. Wala pala akong spell, so wala din ako nakuha. So kung ina-navigate ko yung laban, yung parang sequencing ng laban is nauna kasi siya. Nauna siya. Tapos may mga time na summon ako late lang tayo. Tapos what? Tapos zero. Ibig sabihin summon ako late plus zero is dapat summon ako late plus isang creatures. Tapos habang tinitignan ko yung ano niya is sa kanya laging may summon ako late plus one creature. So parang ganun. So yun yung parang pinakpoint na lamang siya doon sa time na yun. So tingnan natin kung paano natin yan alam. So 3. Ito kasi ito lang talaga. Ito lang talaga yung galaw. Tapos pwede ko itong patayin. So pwede ko itong patayin. Tsaka baba. So tingin ko okay tayo dyan. At least nabawasan natin yung mga 2 damage. Ito kasi sigurado papatayin niya yung evocaster natin. Tapos pwede pa siyang bumanat dito. So baka gawin lang niya itong dalawa. Tapos meron pa tayong lamang. Pero ang anhin natin, ibubunay natin yung kung ano yung susunod na yung bababa niya. Ngayon, nagsamon ako late lang siya. Mukhang mababa lang yung card niya. So nag-draw card pa siya. So yun, ito na yung pagkakataon natin lumamang mali. Ito na yung pagkakataon natin. Kasi may baba na tayo na ano. Hindi ko alam kung bakit yun ang galaw na ginawa niya. So parang, so yun, mali din yun. So bakit? Kasi dapat in-eliminate niya. Kasi libre lang yun. Libre lang. So ngayon, bababa ko na to. Ito, ako naman makakalibre. Ako naman makakalibre. So tapos, ito, eliminate ba to? Or, kasi sa totoo, wala siyang aabutin dito. Wala siyang aabutin. Pero, patayin ko na rin. So bakit ko pinatay is gusto ko na control ko yung board na parang wala talaga siya, lamang tayo doon sa baba. So tingnan natin, ang kagandahan niya may conversion tayo. So kung maglabas siya ng medyo matinding creatures dyan is okay lang. So kaya natin ano, parang light slave yun. When this creature attack agad, pull a random creature from your board to your hand. So okay. So ngayon paano ba natin gagalawan to? So parang ito. Ito kasi pwedeng ano, patayin ko na to. Tsaka ito. So parang hindi ko pwedeng pabayaan na naandiyan yan. Okay, front line. So wala nang problema dyan kahit mag front line siya. So parang at least lamang na tayo. No? Sa ang ano lang dati, kailangan mag-go wait natin yung board natin. So ito. 4. No? Wala naman tayong gawa. No? So 3. So draw cards ako or pwede naman mag-summon ako late ako. So sa tingin ko mag-draw cards ako para malagyan ng health. Ayan. Tapos front lane to. Gawin natin tong front lane. Tapos fully heal. Tapos lagyan natin ng health. Maganda, maganda yun. So ayan, lamang tayo dyan. So mali yun, dapat hindi ko na inatake kasi front line naman ito. Pero marami na tayong sagot kasi meron tayong conversion. So magbabaman siya ng medyo 7 mana creatures. Pwede natin galawan. Tapos meron tayong active. Parang kung mapansin mo, nahabol natin yung ano niya. So kasi may mga time na yung 5-6, yung 6-7 round yata niya is inalat siya. Summon ako ulit na. Tapos nag-draw calls pa siya. Yung pinaka-point na parang naibalik natin yung lead. Nakuha natin yung lead.
Parang yun yung inaabangan ko curve. Tignan natin. So, okay. Sama na ako ulit. So, medyo mahinang, ano yan, mahinang turn yung nagawa niya. So, tignan natin. Ililibre ko lang yung isa. Gagawin ko is ililibre ko lang ito. Tapos, atake na lang ako. Kasi, intayin ko na lang itong 8. So, lamang, sobrang laki na lang lamang natin. No? So, ito lang. Libre kasi yan. Tapos, ito. Tsaka, okay. Sama na ako ulit. Ganda. So, ito. Tapos, pwede ko itong baba. Pwede rin ako. Sama na ako late. So, iniisip ko kasi bababa ko ito. Tapos siya ako siya. I-spell na ito. Pero hindi ko na ginawa yun. Tingnan natin. Parang gusto ko i-save kasi ito. Para dito na sa late. Kung sakali na mangyari. Yung opportunity na yun. So, tingnan natin. So, ito kasi pwede ko na siya ibaba. Okay. Front line. So, parang GG na. GG na siguro. Oh, GG na. Kasi ito front line. Yes, hindi naman siya makakahabol yun. So, parang ang sa tingin ko, wala siyang ano, nakuha ng 7-8 mana. Ang totoo, parang binadget niya lang din yung lalawan. So, ngayon, baba ko na to. 4. Baba ko na to. So, front line. Ito, 3 lang yung damage niya. Mabubuhay pa rin to. Kasi hindi ko, ayoko yung sacrifice yung dalawa. So, ayoko yung, hindi natin gusto yung sacrifice yan. Ang gagawin natin is, ito, hataw ko lang dito. So, go na natin yung god. Go na natin yung god. Tapos, kunin natin yung dalawa. Kunin natin yung dalawa. So, at, hindi niya makukuha itong Balka. Pinakamasamang nangyari is nakuha niya Athenian Bird kung sakali na meron para mapaputok niya no? Pero yun lang ang ano natin no? Pero, so maganda yung curve totoo hindi siya nakakuha ng 8-9 na creature so naunahan natin siya dun sa point na yun tapos naitawid natin yung sobrang laki ng discrepancy nung mga bandang una so Peacebringer okay lang yan wala namang problema dyan kasi pwede natin ipabagsakin din yan. Tapos marami tayong way. Pwede ko nga siyang i-conversion. Para at least dalawang creatures lang yung pwede kong... kung i-conversion siya, kung mapansin mo. Kung halos isang creatures lang, hindi, halos wala pa nga yun. So, try natin. Conversion natin. No target. What? What the heck? So, ito. Sige. Ah, hindi. What? Then, two damage na lang. Kasi ito, deadly. Naka-deadly nga pala. Nakalimutan ko, naka-deadly. Pero at least, nagamit din sa isa. May bug pa. May bug pala. So, walang geo. No? Hindi mo pwedeng convert yun. Ah, hindi. 5 lang pala ito. 5. Cost 5 or less pa lang para condition. So ngayon, meron pa rin ako no. Mapapansin mo kasi ano 'to, deadly. Napakaganda pala ng effect noon kasi hindi naman 'to ginagamit. Kaya hindi ko masyadong na yung parang na naisip na yun pala 'yan. Yung parang deadly. Ito naman kahit okay, conversion. So okay lang. At least ano siya. Pero ito, ito kasi may regen. So, parang GG pa rin siya yan. So, ito kasi may regen. Tapos, pwede natin tapusin yung laban. So, good game. So, maganda. Maganda ang ano natin. Maganda ang naging sunod na dalawa. No? Dalawang panalo. Sa third round tayo. Sa tingin ko na, pagkakataon ko na itong mag-advance din sa ating dire-direct. So, ano, maganda tayo kay, ano, good game. Thanks for the game. So parang ayun, naipanalo naman natin yun, naitawid natin. So parang kung nanalo ka, check natin kung may tournament. Tapos hanapin natin yung light starter deck, tapos yung brackets, yan. Hero, hanapin natin yung round natin mga dito. So ito yun,
pwede ko na i-submit yung score natin. Ayan. Tapos submit score. So panalo na tayo doon. So maganda tong mismong ano natin. So ayan. So go tayo no. So ang pwede nating kalabanin is yung ano, si Penzoken kaya. So kung mapansin mo ano ba to? Kasi 500 ang kasali dito, mga dre. So, 512. Teka lang, nag-show. Ah, hindi, sabagay. Kasi yung 512, pwedeng mag-show off yun. Kasi, ano, 24 hours yung, ano, yung time-in, mga dre, yung check-in. Kumbagay, 24 hours, pwede ka mag-check-in. Kasi yung ibang tournament is 30 minutes lang or 1 hour after that. Kasi yun is mabilis ang tournament. Ito naman is mahaba ang tournament. So, parang yung round 3, kung mapansin mo, ano ba, round 3, 4, 5, one day na one day yan. So, parang 3, 4, 5. So, kailangan umabot ka din at least, ano ba ito? 1, 2, 3, 4 lang yata ito. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, kailangan is ma, ano, itong tournament nito, mga dre, no, based on luck lang siya. So, sabihin mo na parang pag umalas ka doon sa bunot is DD ka doon. So, pero maganda naman yung light starter deck is, na ano naman tayo, na itawid naman natin yung 1, 2, 3, 4. Yung 6, 7, 8 na nakakuha tayo ng card na yun. Tapos naibaba natin yung time na. So, maganda na yung effect. Tapos nakuha pa natin yung deadly nung isa, nung parang ganyan. So, maganda tong araw na ito. So, lagi naman maganda yan. Kahit manalo, matalo. So, salamat nga pala sa panonood mga dre. So, salamat, keep supporting the channel ng mga dre. So, say ko nga, salamat ko sa mga yung nanonood sa atin tsaka God bless sa lahat at good luck sa grind tsaka